Hello guys, ang i-share ko ngayon sa inyo ay tungkol sa bato na ito. Marami pa ang hindi nakakaalam sa bato na ito sa mga friends ko ha. Sa mga friends ko, pero marami din ang nakakaalam nito. Yung mga may alam talaga. O baga may mga alam sila sa spiritual, ganun. Ang bato na ito ay yung bato mula sa Bulalakaw. Yung mga binagsakan ng Bulalakaw. Ito na siya. Ito siya. Tinatawag itong mutya ng Bulalakaw or meteorites. Yung mga ganon. Ito ay malakas sa swerte din ito. Swerte. Tinatawag na bato ng swerte. Pangalawa, pampalakas siya ng aura ng isang tao. Pag may ganito ka, lalakas ang aura mo. Lalakas ang aura mo. Hindi ako kasali dyan eh. Lalakas ang aura mo pag may ganito ka. Lalakas ang aura mo at ito ay magbibigay sa'yo ng mahabang buhay. Kumbaga pag may ganito ka, imbis na ang buhay mo ay ano, kumbaga kahit papano madudugtungan talaga siya yung buhay mo. Kasi may ano ito yung bertod na pampahaba ng buhay. Tapos pag may ganito ka, ano siya? Hindi sa iyo makakalapit yung masasamang elemento. Yung masasamang elemento na nagbibigay ng sakit sa atin. Lalo na pag may sakit ka. Pag may sakit ang isang tao, kaya iwasan nyo ha. Yung pag may sakit kayo, mag-iisip kayo ng mga negative. Na may sakit ako ganyan-ganyan, may sakit ako. Dapat iwaksin nyo yan sa isip nyo. Iwaksin nyo sa isip nyo kasi pag may sakit kayo, tapos mag-isip pa kayo may sakit kayo, mas lalong lalala yan. Kasi alam nyo ba na ang isang tao pag may sakit, nandiyan na yung mga negative, lumalapit yan yung masasamang elemento para bigyan ka ng malalang sakit. Eh kung may ganito ka, ito, yung pangontra din siya sa masasamang elemento para hindi makalapit sa iyo yung masamang elemento na yan para hindi mapalala ang iyong sakit o hindi ka mabigyan ng sakit. Nagbibigay ito siya ng protection. Tapos isa pa, nakakaano ito, yung may mga atraso sa inyo, marunong ito gumante. Kasi pag once na alaga mo na siya, ikaw ang kikilalanin itong amo eh. Ikaw ang kikilalanin itong amo at kaya ka nito ipagtanggol. Kaya kanya ipagtanggol. Halimbawa, may isang tao, may kaaway ka, may kagalit ka, isinumpa ka. Isinumpa ka niya, di ba? Halimbawa lang ganun. Ngayon, yung sumpa niya, babalik sa kanya. Kaya mahirap yung may kaaway. Huwag na huwag kayo, umiwas kayo sa mga ganyan na magsalita kayo ng mga bad words. Halimbawa lang, magmaldisyon kayo ng isang tao. Huwag na huwag kayong gagawa ng ganyan. Kasi, hindi nyo namamalayan. Yung tao na yun, may panangga yun. Ngayon, yung balik sa inyo, kung ano ang binitawan yung salita, babalik yun sa inyo. Oh, ito siya. Isa ito sa marunong gumanti. Kahit na anong atraso sa iyo ng isang tao, kaya kanya iganti. Basta alagaan niyo lang siya kasi kumbaga ikaw ang kikilalanin nitong amo. Kaya mahirap yung may kaaway eh. Yung magsasalita ka na. Yung mga masasamang words. Magsasalita ka na ganito ganyan, magmaldisyon ka, magsumpa ka, wag na wag niyong gagawin 'yan. Kasi kung makatapat kayo ng isang tao na mayroong mga hawak na mga ganito o kung ano-ano pa, na mga pampabalik, lahat yan balik sa'yo. Huwag kayong magsasabi ng basta kahit na anong mga bad words, iwasan nyo yan. Iwasan nyo na magkasala kayo dahil pwede yan bumalik sa inyo. Yan. Pag mayroon ka nito, kung sino man yung may atraso sa'yo, balik yan sa kanya. Tapos ito pa ha, sa decision making, kumbaga i-guide kanya para sa mga decision making, kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang nararapat, kung ano ang tama. Iga-guide ka niya. Iga-guide ka nito eh. Ito siya. Tapos ano siya? Nakakapagpagaling ng lower part ng body mo. From abdomen, yung mga sa chan, yung mga ganon. Basta pababa yan, ha? Kumbaga kahit papano nakakatulong siya para pagpagaling ng mga may karamdaman. Mula sa chan lang ha, yung lower part lang ha. Yan lang. Tapos pag may sugat ka, mabilis maghilom. Yan ang bertod nito at marami pang iba. Hindi ko na maisa-isa eh. Marami pang iba. Ito din,
ano din ito, yung sa mga spiritual, ginagamit nila ito, nilalagay sa noo, nilalagay ito sa noo, ayan o parang corona, nilalagay ito sa noo. Tapos, kaya nilang hatakin yung energy, yung energy ng mga nasa kabilang buhay. Kaya nilang hatakin ito, yung energy. Basta ilagay lang siya dito. Yung magagaling talagang napapakinabangan nila ito, yung mga may alam. Tungkol sa bagay na yan na hinahatak nila yung energy ng mga na mayapa na. Yun, tapos ano din ito, pag mayroon ka nito, malakas ang psychic mo. Kumbaga, napapalakas, halimbawa, isa kang psychic, napapalakas niya yung psychic ability mo. Marami kang matutuklasan pag mayroon kang ganito. Kaya sa nagpabili nito sa akin, ganun ha, kasi ayoko ng yung message, sige lang ang message ko, magpapaliwanag ako. Minsan, pasensya na talaga kasi wala akong time minsan. Kasi syempre may mga ginagawa din ako sa buhay ko. Kaya minsan, wala akong ano, yan lang. Yan lang ha. Tandaan mo tapos yung ano pala nito, yung ano, ilalagay nyo sa oil siya. Kahit every Friday, ibababad nyo siya sa oil. Kahit na yung coconut oil, yung oil na basta malinis ha, ibababad niyo siya. Dahil yun ang ano niya, kumbaga yun ang pagkain niya. Yun ang pagkain niya. Kahit wala na itong dasal kasi ano ito eh, kumbaga nanggaling siya sa nature. Kaya kahit wala na siyang dasal, okay lang, gagana naman siya. Kaya walang problema yun. Basta yung oil, ibababad siya. Yung iba naman ito, inaano siya. Yung mutya ng bulalakaw. Iisa lang yan eh. Ano, binababad siya sa milk. Yung milk, ibababad mo siya yung cow milk ha. Yung pure siya na cow milk. Ibababad siya kahit na once lang sa isang buwan. Okay na yun. Kasi yun ang pagkain. Kasi lahat ng mga ganito, pinapakain yan eh. Yung mga ganito, mga mutya at kung ano-ano pa, pinapakain yan para mabuhay sila. Kasi may mga buhay yan, matigas lang yan, pero may mga buhay yan. May mga buhay yan, oo, yun. Yun lang. Thank you. Pakisubscribe na lang para sa next video ko, masubaybayan nyo lahat-lahat ng turo ko. Kasi marami akong ituturo sa inyo. Marami kayong natututunan sa akin, ha? Ito siya, oh. Thanks.